Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kakaya-kayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kakaya-kayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Antonio de Padua, isang pari at pantas ng simbahan. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madama nawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Hesukristo na ipinangaral namin nina Silvano at Timoteo ay hindi oo. Ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya ay nananatiling oo sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa kanya, nakasasagot tayo ng amen na sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. At siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang katunayang
tutuparin niya ang kanyang pangako. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Lubos akong humahanga sa bigay mong mga turo. Iyay aking iingat at susundin ng buong puso. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na matamoy ang aking minimithing kautusan. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan, ngayon ako ay lingunin. At sa mga taong tapat, iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaang mahulog sa gawang lisya at ugaling mahahalay. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sandibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapananauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapo na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sandibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Mga kapatid, kagaya ng nasabi at nakikita niyo po sa harapan natin ang napakalaking imahen ng santo na ipinagdiriwang natin ng kapistahan ngayon, si San Antonio de Padua. Isang paring Pransiskano, hindi lang basta pari, siya ay naging doktor.
pastor of the church, siya ay naging pantas ng simbahan. Sa paanong paraan, hindi lamang sa katalinuhan, hindi lamang sa kanyang na maraming nalalaman, siya po ay nakilala bilang isa sa mga santo na magaling magsalita, preacher. Nangangaral siya. Marami ang nagulat, hindi nila inaasahan na isang Pransiskano, simpleng tao, mababa ang loob, simple ang buhay, ay napakagaling magsalita. Pero ito ang pinakamaganda rin sa kanya. Yung kanyang galing sa pagsasalita ay lalong hinangaan, ay lalong pinaniwalaan ng marami dahil nilagyan niya ito ng mabubuting gawa. He is a great lover of the poor and the sick. Kaya hindi lamang siya magaling magsalita, higit sa lahat, marami siyang mabubuting ginagawa. A preacher and a lover of the poor. Ganyan si San Antonio. Tapat, totoo sa kanyang mga sinasabi. At yan ang narinig natin sa unang pagbasa ngayon. Ang Diyos hindi magbabago sa kanyang salita. Ang tama ay tama. Ang totoo ay totoo. At ito ang marahil kailangan nating hilingin kay San Antonio sa araw na ito. Tulungan mo kami. Turuan mo rin kaming maging kagaya mo. Na ang aming mga sinasabi, lalo na pag nagtuturo tayo sa mga bata, lalo na kapag tayo po ay nagkukwento sa ibang tao, alam ng Diyos ang bawat hibla ng mga kwento mo, ng mga sinasabi mo. Kung ito man ay may katotohanan o pawang, hindi lamang kasinungalingan, paninira lamang, pang-aaway lamang. Kaya sana makita paano magiging totoo ang ating mga sinasabi. Paano magiging kapanipaniwala, katanggap-tanggap ang ating pagsasalita. Kung ito ay nakikita sa ating ginagawa. Pag sinabing ginagawa, hindi mo kinakailangan gumawa ng malalaking bagay, ng maraming bagay. Pero huwag kang matakot, huwag kang mahiya na makita ng iba ang iyong ginagawang mabuti at tama. Ang ating ebanghelyo, maikli, pero napaka mahalaga. Ano ang sabi ni Kristo? Una, tungkol sa asin. Ikaw daw ay asin ng sandibutan. Pag sinabing asin, nagbibigay ng lasa. Alam na mga magulang yan, lalo na mga nanay, kung gaano kahalaga ang asin. Parang napakaliliit na bagay. Pero tingnan naman ninyo, pag nilagay mo yan, pag sinausawa mo yan, iba ang nagagawa sa tao. Napapangiti. At kuminsan napapangiwi sa sobrang alat. Pero nagbibigay ng lasa. Ganon din ang buhay ng tao. Pwedeng simpleng tao ka lang kagaya ni San Antonio. Ordinaryong tao. Hindi kasing yaman ng iba. Hindi kasing talino ng iba. Hindi kasing sikat ng iba. Pero hanggat hindi nawawala ang iyong lasa, mahalaga ka. At ano yung lasa na maibibigay mo daw sa ibang tao? Yung kabutihan mo. At katulad ng ilaw, hindi ka lang daw asin, ilaw ka rin sa sandibutang ito. Ang ilawan hindi daw itinalagay sa ilalim, hindi itinatago, nilalabas. At kapag nilabas mo ang ilaw ng iyong kabutihan, hindi yan para sa ikayayabang mo. Hindi yan para sa ikaliliit ng iba. Maliwanag na sinasabi, ilabas mo ang iyong kabutihan nang mapuri ng iba ang Diyos. Na kapag gumagawa ka ng mabuti, kapag gumagawa ka ng maganda, ang naaalala ng ibang tao, hindi na ikaw ang kabutihan ng Diyos.
Kaya kung minsan, pag meron kang sinabing maganda, kapag meron kang ginawang maganda sa kapwa mo, anong nasasabi ng iba? Ay, salamat sa Diyos, nandiyan ka. Salamat sa Diyos, tinulungan mo ako. Salamat sa Diyos, naalala mo ako. Mga kapatid, sa pagkapatuloy na misa natin, hilingin natin ang panalangin ni San Antonio. Hindi naman niya tayo maliligtas. Hindi sa Diyos, kagaya ng ibang santo. Alam niyo, si San Antonio, isa sa mga pinakamabilis na naging santo. Wala pang isang taon pagkatapos niyang mamatay, siya ay diniklara ng santo ng simbahan. Mga kapatid, sana katulad niya, araw-araw, hangarin natin ang langit na hinahanda ni Kristo para sa atin. Dalawang paraan, dalawang bagay ang binibigay niyang halimbawa. Magsabi ka ng totoo, araw-araw, sa kapwa. At pangalawa, gawin mong totoo ang sinasabi mo sa pamamagitan ng iyong mabubuting ginagawa sa kapwa. San Antonio de Padua, ipanalangin mo kami. Amen. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, ang Ama ng liwanag, upang maging tapat tayo sa ating misyon na maging ilaw at asin ng sandibutan. Ang atin pong itutugon, Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang simbahan naway ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat ng naghahangad ng katotohanan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga lalaki at babae na pinagkatiwalaang magpasya para sa ikauunlad ng mga tao, naway maliwanagan ng kinang ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Tayo na tinatawag na maging asin at liwanag ng sanlibutan, naway maging daluyan ng pag-asa at ginhawa ng ating kapwa-tao. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga may sakit, mga may alalahanin, at mga sawing puso, naway matagpuan ang liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Ang mga tapat na yumao, naway sikatan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo. Diyos ng kabutihan, panatilihin mo kami. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang ipinagdarasal natin ang mga kababayan nating biktima ng iba't ibang kalamidad, krimen sa ating bansa, ang mga nagangalaga sa mga may sakit at matatanda, ang mga bilanggo at katutubo, ang mga walang maayos na tirahan at makain araw-araw, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa ibang bansa alang-alang sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, habang ipinapanalangin namin ang aming kapwa, hinihiling namin na tulungan mo po kaming magliwanag sa kanilang paningin nang sa gayon kanilang purihin ang iyong kabutihan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Handog namin sa iyo
Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Magsitay na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal. Ama naming lumikha, kaming mga gumaganap sa paghahain ito, ay puspusin nawa ng kaloob ng Espiritu Santo na kaliwanagan ng pananampalatayang lubusang sumikat kay San Antonio para ang kadakilaan mo ay mahayag sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Antonio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitay na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga tumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Antonio de Padua, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti
at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalo mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo, ang tunay na nakakakilala sa iyo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if there's sadness, stay with me and fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life unto your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness. My Lord, let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Sa darating na June 17, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa bata, sa mga batang 7 taong gulang pababa. Handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayo magpag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sila Miss Shirley at Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Ang huling pagpapatala ay sa Biyernes, June 16. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng Nobena Misa para sa paghanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang San Juan Bautista ay sa darating na June 15 hanggang June 23.
sa ganap na alas 12:15 ng tanghali. Ang simula ng nobena ay sa ganap na alas 11:45 ng umaga at susundan na ito ng misa. June 24, Sabado, dakilang kapistahan ng pagsilang San Juan Bautista. Ang oras ng ating mga misa sa araw na iyon ay katulad ng Linggo. At ang ating Piyesta Mas ay sa ganap na alas 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advíncula, D.D., Arsobispo ng Maynila. Pinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin sa ikaapat ng hapon na iikot sa paligid ng simbahan. At ang maringal na prosesyon ay sa ganap na ikalima ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Pinapalalahan ng lahat na huwag ng kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tayo sa Quezon Boulevard o sa plaza naman lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay dumadalangin sa pagbubunsod ng pangaral ni San Antonio upang mamalagi nawang tumatanaw ng utang na loob sa kinamtam naming iyong mga idinulot sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang ating pong simbahan ng Itim na Nazareno, Quiapo Church, ay walang sawang nagpapasalamat po sa inyo dito mga kadiboto namin sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo na patuloy na nagbibigay ng tulong donasyon, pinansyal at material na tulong para sa mga programa at gawain ng ating simbahan. Ang pinansyal na tulong ay maaari at binibigay niyo po sa ating parish office. Yung pong mga material na tulong kagaya ng bigas, noodles, delata, sabon, tubig, yan po ay sa ating Benedict Building o sa social service. Napakalaking bagay po ng mga binibigay ninyo. Marami tayong mga estudyanteng tinutulungan sa pag-aaral. Ang mga kapatid natin sa bilangguan, tumatanggap ng sabon at tubig. Ang mga pinapakain nating nakatira sa kalsada tuwing Webes ng umaga, yan po ay napapakain natin halos magtatatlong daan na sila sa tulong ng inyong kabutihan. Si San Antonio de Padua, kilala sa mga nawawalang bagay sa buhay natin. Ipagdasal natin na sana huwag mawala ang paggawa natin ng kabutihan sa kapwa. Salamat po sa inyong tulong. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya
ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipinturo pa namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal pa namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.